Paano mag-register ng SIM card 2023-2024? Ito ang ating pag-aralan ngayon. Mostly sa ibang bansa at may sarili kang GCash telephone number. Good morning mga lalabs! Ngayong ating pag-aralan is paano mag-register ng ating SIM card lalo na sa nasa ibang bansa ka po. So ngayon, ang ating gagawin po ay kailangan po nating hanapin yung ating mga link sa registered ng ating mga SIM card. Ayun mga lalabs, dahil nga may pinasa sa akin na link ng aking kaibigan, ibababa ko rin yung link para hindi po tayo ma-scam sa ating mga registration ng SIM card sa Pinas. Kasi nga, dahil dito po ako sa ibang bansa, kaya ginawa ko ito para pag-aralan po ng bawat isa na kahit malayo ka man sa iyong mga minahal ay makapag-registered kayo po ng sarili mong SIM card. Dahil ang aking SIM card ay nasa Pinas po, kaya tinawagan ko po yung aking tagahawak ng aking SIM card na siya na pong magbigay ng ETP sa akin para sa ganun may connection po kami sa isa't isa. Bago po tayo magsimula, dapat isimula po nating i-prepare yung ating mga pangangailangan, mga valid passport or whatever na valid na sa iyong na ating kailangan. So ngayon mga lalabs, dahil dito na nga may link na po ako sa aking registration, kailangan po nating pindutin kung ano po yung SIM card na registered mo, doon ka po magpipindot. Kaya gaya nito, kung dito po yung SIM card mo, dito yung ipindot mo. Globe TM, yan din ang ipindot mo, at saka Smart TNT, yan din ang ipindot mo. Dahil Globe po ang i-registered ko mga lalabs, so kailangan nating pindutin yung Globe na registration. Ayan. So ngayon pumunta na po tayo sa ating Globe registration mga lalab. Ayan po. So your privacy important to us. So kailangan natin i-accept na lang po mga lalab para sa ganun hindi po mag-i-roll ang ating SIM card na mga Victoria or whatever na ating i-send. So ngayon nandito po tayo sa ating SIM card, sa ating telephone number, naghihingi register your SIM now. Ganun ang sinasabi dito. So kailangan nating i-register, isulat po ang ating mga SIM mga lala para sa ganun sigurado po makapag-registered po tayo. Ayan. So ngayon, yun. So ngayon mga lala, magsimula na po tayong isulat yung ating number para sa ganun makapag-registered na po tayo mga lala. So ayan, simula na po natin mga lala. So ganun, saglit lang. So i-type na natin yung ating telephone number. Hello mga guys, nandito po tayo dahil sinulat ko na po yung aking telephone number sa taas. So may pagkatapos na i-registered po natin, yung pindutin natin yung registered, may OTP yung susunod. Dahil dito po mga lalab, isusunod po natin ang example, isusunod bago natin mabuksan po yung verification at fill up, kailangan muna nating i-send yung telephone number para sa ganon maka-send po tayo ng ating mga picture or valid ID sa ating verification and fill up sa step 1 and step 2. So ganun po, magsimula mo tayo sa registered, send a registered our number first. Ayan. So isinanat mga lalab, so isisend na po natin at i-registered yung ating telephone number. So antayin natin yung ating OTP. So ngayon guys, naghihingi na po siya ng code. Verify your number. So yung 6-digit number po ang inaantay natin. Para sa ganun, makumpleto na po natin ang ating registered. Ayan. Kailangan mabilisan pala to lalab. So dahil sa Pinas po yung number ko mga lalab, kailangan kong antayin yung ating tagahawak ng phone para ma-send po niya sa atin yung 6-digit code. Ayan. So, antay po mga lalabs. Naantay ko po. Kasi nandito doon siya sa Pinas. So, ako naman ay dito sa Singapore. So, magbe-verify po ako ng aking SIM card. Ayan. So, ngayon lalabs, dahil nandito na po, binigay niya po sa akin yung aking code. Isusulat na po. So, mga lalabs, ayun. So ngayon, dahil nga na naibigay na po niya sa akin yung 6-digit PIN, so hinihingi na po na i-globe yung ating
about you. Ayan, about you. So, I about you. So, ngayon, dito na po tayo mga lalabs. Ito na po yung hinihingi ni... ito na po yung hinihingi ni Globe sa atin. So, ngayon mga lalabs, so, nilagay po dito yung first name, last name, birthday, middle name, and so, speaks or ano ba yun, six, nationality registration. So, ngayon mga lalab, mag-fill up na po dito tayo sa ating about you para makomplete po natin yung ating registration. So, ayan, ang dami palang fill upan mga lalab. Ito yung first step na ating pipill upan sa about you. Ayan. Ganito na po, naka-fill up na, mga lalabs, naka-fill up na po tayo. Kailangan correct na details po ang ating ibibigay. So, ngayon, lalabs, ganito, mag-proceed na po tayo sa next para sa ganon. Another, na-fill upan ko na po lahat. So, another next na po tayo, mga lalab. Ayan. So, ayan. Sa next na po tayo, mga lalab, ang tinatanong po dito ay verify your identity. So, ngayon sa verified ng identity, hinihingi po dito ang type of ID, ang ID number. Kung ano po ang pwede mong ginagamit para sa iyong mga details. Ngayon, lalab, tinatanong sa last dito, upload and take a photo. And take a photo, ganun po yung nilalagay dito. So, ngayon, mga lalab, magsimula na po tayo sa ating registration for the last moment. Ayan. So, ganito po, verified your identified. So, ngayon, dahil available po sa akin ay passport po yung available. Kaya, ang ginawa ko lalab is, pindutin natin dito. Ayan, may tinatanong dyan o, na ano ba yung iyong ibibigay. So, passport yung available ko mga lalab. So, isusulat ko yung passport ID code. Pagkatapos nito, magkuha tayo ng personal photo at upload take photo or ID number. So, isulat natin ng ating ID number. Okay, mga lalab, saglit lang po. Unahin natin kung ano po ang mga dapat po natin gawin. Ayan. So, dito na po tayo. Isulat natin yung number natin sa passport. Hello mga lalab, so ngayon na-complete ko na po yung details pero may for something problem kasailangan. Isave mo pala mga picture ng passport mo muna bago sa gallery at saka yung picture para sa ganun ma-identify nila ikaw yan. Kasi nahirapan po akong kumuha ng aking picture. So ngayon ang sisimula natin, okay na to, i-submit natin dahil nga ang dala ko po ay single sa aking passport at ngayon ang i-registered ko ay aking totoong pangalan at saka kung sa married na ako, yun ang binigay ko. So, isa-submit ko na po to guys. Ayan. See? Submit. Submit po natin mga lalabs. Ayan na po. Registration complete na mga lalab. So, ibig sabihin, nakompleto na po yung aking registration. So, kailangan natin na i-save po, i-screenshot ko po yung aking registration number.